Ito ang kasaysayan ni General Gregorio Pio Catapang Jr., ang pumalit kay General Bantag. Totoo bang Matalik na kaibigan niya si Benigno Noynoy Aquino III? Ano ang naging katungkulan niya sa People Power Revolution? Papaano nila napaalis sa pwesto si Ferdinand Marcos Sr. sa Malacanang? Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Si General Gregorio Pio Punzalan Catapang Jr. ay ang kasalukuyang officer in charge sa Bucor bilang kapalit ni General Bantag, habang siya ay ipinalagay ni Pangulong Marcos Jr. sa preventive suspension dahil sa pagkakamatay ng ilang high-profile drug lord inmates. Nanilbihan siya bilang ika-45th Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines taong 2014. Isa din siya sa pinakabatang mga sundalo na sumali sa RAM movement upang patalsikin ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Talang buhay, si General Gregorio Pio Punzalan Catapang Jr. ay isinilang noong ika-11 ng Hulyo 1959 sa Manila. Ikalawa sa apat na anak nila Gregorio Catapang Sr., isang lawyer para sa Securities and Exchange Commission, at ni Lourdes Punzalan, CPA, Certified Public Accountant para sa Department of Finance. Hindi pa man sumasabak sa serbisyo publiko ang bagong silang na sanggol ay ipinangalan na ito sa dalawang general. Ito ay sina Gregorio del Pilar at Pio del Pilar. Nag-aral siya sa Claret School of Quezon City kung saan noong high school ay naihalal siya bilang class president. Koneksyon sa RAM Movement. Sa edad na 27 taong gulang, ay isa na si Catapang sa pinakabatang sumali sa RAM o Reform the Armed Forces Movement, isang grupo ng mga military officers na naging instrumento sa 1986 EDSA People Power Revolution na naging dahilan ng pagbagsak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagsilbi siya bilang Army Lieutenant sa panahon ng People Power Revolution, kung saan itinalaga siya bilang taga-protekta ng istasyon ng Radyo Veritas sa Quezon City, na ginamit ng oposisyon upang i-broadcast ang kanilang mga statement at aktibidad sa publiko. Ayon sa interview sa kanya, ay nagkaroon ng malaking duda sa hanay ng armed forces dahil nagtalaga ng 3,000 sundalo para i-secure ang mapayapang pagbalik ni Senador Ninoy Aquino. Ngunit pagbaba pa lang ng tarmac ay binaril na kaagad ito. Ito daw ay naging malaking issue hanggang magkaroon na ng snap elections na sinasabing nagkadayaan pa, at sa huli ay humantong sa People Power na sinabayan ng Armed Forces. Ang nasa 300 sundalo naman sa grupo ng RAM ay ang mga sundalong humiwalay sa Armed Forces. May mga sumuporta at sumanib din sa kanila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasama na dito ang ilang bigating pangalan gaya ng nooy Defense Secretary na si Juan Ponce Enrile, Gringo Nas, at General Fidel Ramos. Tangkang kudeta laban sa dating Pangulong Cory Aquino. Sa panahong siya ay nakadestino sa Porac, ay pinasundo siya ng dating AFP Chief of Staff upang kausapin na huwag nang sasali sa kudeta laban sa Pangulong Cory Aquino, dahil hindi naman umano magiging diktador ito at ibinabalik lamang ang democracy. Sa puntong ito ay nag-commit na si Catapang na hindi makikisali. Siya pa daw ang nagsabi sa nooy Colonel Onasan na kung maaari ay i-abolish na ang RAM, dahil mayroon ng binuo ang nooy General Ramos na New Armed Forces of the Philippines. Ngunit nang sabihin ni Onasan na hindi pa maaari at kailangan pa nila ang RAM, ay nagpaalam na si Catapang na aakyat na siya at babalik sa PMA, dahil ipapadala siya sa UP upang kumuha ng masteral course. Ayon sa kanya ay may commitment siyang magturo, kaya talagang hindi siya na-involve sa destabilization. Karera sa militar. Pumasok siya noong 1977 sa Philippine Military Academy at nakagraduate taong 1981, kabilang siya sa di malupig class. Pagkatapos ito ay kumuha naman siya ng ilang graduate course sa UP. Sa panahon ng Administrasyong Arroyo ay nagkaroon siya ng di kagandahang karanasan. Sa kanyang eksplanasyon sa isang interview, sinabi niyang kung babalikan habang nasa NOLCOM pa siya ay nag-break away ang Hyatt 10 dahil gusto nilang mag-step down si Pangulong Gloria Arroyo at iupo bilang Pangulo ang vice-presidente na si Noli De Castro. At ito umano ang ginamit nilang issue na isa si Catapang sa mga tao na nagbabalak magsagawa ng isang kudeta.
Nag-resign si Catapang sa kanyang posisyon, kaya nagkaroon siya ng floating status sa kanyang military career. Ginugol niya ang panahong ito sa tinatawag niyang educational exile upang magkapag-aral at maghanda para sa kanyang susunod na career. Sa kabutihang palad ay naipadala siya sa Australia at mula 2005 hanggang 2008 ay nag-aral siya ng iba't ibang military courses. Pero ano nga ba ang Hayat 10? Ito ay tumutukoy sa 7 kalihim ng gabinete at 3 pinuno ng mga ahensya ng gobyerno na nagbitiw sa pwesto noong 8 ng Hulyo 2005 bilang resulta ng Hello Garci scandal na kinasangkutan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at sinasabing pandaraya sa 2004 presidential elections. Tinatawag silang Hayat 10 dahil ang press conference kung saan inanunsyo ng mga opisyal ang kanilang resignation ay ginanap sa Hayat Regency Hotel sa Pasay. Ang mga miyembro ng grupong ito ay inappoint ng sumunod na Presidenteng Noynoy Aquino at bumalik sa kanilang dating posisyon. Pinaniniwalaan ding mas marami pa sa 10 ang mga miyembro ng Hayat 10. Pagdating ng 2010, kasalukuyang colonel ang kanyang posisyon habang ang ibang kabatch niya ay naging general na. Ay nakapagkita siya sa Pangulong Noynoy Aquino na ayon sa kanya dahil sa Central Luzon ang kanilang assignment ay tinyente pa lamang siya at congressman naman si Noynoy ay magkaibigan na sila. Ayon sa isang article ay ipinakilala si Noynoy Aquino at Catapang ng pinsan ni Noynoy na si Rapa Lopa. Nakilala naman ni Lopa si Catapang dahil pinaghalo na isang professor na nagtuturo ng master's class ang kanyang klase sa UP at Ateneo de Manila University. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap nang mamatay ang ina ni Noynoy noong 2009. Ibinahagi niya sa isang interview ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya kay Noynoy, "Sir, nandito na po ako. Hinihintay ko dumaan yung nanay niyo sa Ayala, sa EDSA." Sagot naman ni Noynoy, "Nandito na ako sa Manila Cathedral. Hinihintay ko yung nanay ko." Sagot naman ni Catapang, "Sige sir, nagmamadali po kayo. Alam ko busy kayo." At tugon naman ni Noynoy, "Greg, alam mo naman kung sino lalapitan mo pag may kailangan ka." Nang manalo bilang Pangulo si Noynoy Aquino ay nagpakita si Catapang sa kanya. Kamuntikan na nga daw siyang mag-resign. "Sir, prepared na po ako mag-retire kasi naipasa ko na po yung career executive service eh. Bala ko lang po makakuha ng isang star para naman hindi po kahiya-hiya yung pangalan ko na binigay sa akin in honor of Gregorio del Pilar, tsaka Pio del Pilar, and then Catapang pa ako." At sinabi daw sa kanya ni Noynoy na sige, dyan ka lang, maghintay ka lang. Lalo na, nang matapos niya ang kursong kinuha niya sa Australia, nag-offer siya ng lateral entry sa Australian Defense Force, ngunit hindi na siya tinanggap dahil overage na siya. Masyado na umuna siyang senior para tanggapin pa. Pagiging 4-star general, ipinaliwanag niya sa isang interview kung paano siya naging 4-star general mula sa pagiging colonel. Kada 6 na buwan ay napopromote siya. 2010 bilang brigade commander sa area ng North Luzon, matapos ang 2 taon at 2 buwan bago maging general. 2012, napromote siya bilang 1-star general at nagkaroon ng vacancy sa 7th Division kung saan nakuha niya ang 2nd star niya. 2013 naman, ang kanyang 3rd star nang mabakante naman ang NOLCOM kung saan naging unified commander siya. 18 ng Hulyo 2014, itinalaga ng Pangulong Noynoy Aquino si Catapang bilang AFP Chief of Staff, kapalit ni General Emmanuel Bautista na dumating na sa retiring age na 56. Sa kanyang pagkakatalaga ay 12 buwan lamang ang itatagal niya dito dahil pagdating ng Hulyo 2015 ay darating na din siya sa mandatory resignation age na 56. Si General Bautista at General Catapang ay magkaklase sa PMA 1981 Di Malupig Class. Panglima si Catapang sa mga itinalagang AFP Chief of Staff sa ilalim ng Administrasyong Noynoy Aquino na kanyang itinalaga mula 2013. At lahat ng 4 na ito ay mula sa 1981 Di Malupig Class. Ang iba ay sina Retired General Emmanuel Bautista, Royal Five General Tawip Punsuiri Netniom, Retired PNP Chief Director General Alan Purisima, October 21, 2022, sa pagkakasuspinde ng Bucor Director General Undersecretary Gerald Bantag sa pagkakasangkot nito sa pagkapatay ng inmate at Percy Lapid case ay itinalaga ng mismong Pangulong Bongbong Marcos si General Catapang bilang OIC ng Bureau of Corrections. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni General Catapang? Magiging patas kaya siya sa administrasyon ng Marcos Jr. I-comment lamang sa ibaba ang inyong opinion. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.